bata. Ako nga pala, si Kuya Harvey. Hi, Kuya Harvey! Ako naman, si Ate Dindi. Hi, Ate Dindi! Ako, si Ate Jo. Hi, Ate Jo. Ako, si Ate Shelo. Hi, Ate Shelo. Kuya Jen naman ang itawag niyo sa akin. Hi, Kuya Jen. At Ate May naman ang sa akin. Hi, Ate Dea. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Clap your hands, everybody! Ready? Sabay niyo lang kami! Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. One more time. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and with all my might, get up and give you all my life. I want to make a difference today. Clap your hands. Ready, bracelet! Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. Use me, Lord, somehow. For us. And then jump. With all my heart. This is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and give you all my mind. Get up and give you all my life. I want to make a difference. With all my heart. With all my heart, this is what I say. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and act with all my might. Get up and give you all my life. I want to make a difference today. Then I jump. Get up. Wala, upo tayo. Baba, yan, buha muna. And get up, get up. Get up and tell the world. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up. Get up and tell the world. Get up. Get up, get up. Get up and tell the world. One more time. Get up. Some people haven't heard. Jesus paid the price. Jesus paid the price. So we can have eternal life. Yeah. Get up, get up. Get up and tell the world. Every day. Every day. All that you say and do. There is a way. There is a way. Say that He loves you. Get up. Tell the world. Hello, pakita ba kahit? Baba tayo, baba! And get up, very get good. Up. Some people haven't heard. Jesus paid the price. And Jesus paid the price. So we can have eternal life. Yeah! Get up, get up. Get up and tell the world. Every day and all that you say and do. Every day and all that you say and do. There is a way to say that He
makita namin ang kasiyahan sa mga mukha nyo, kids! Oo nga, alam ko, masaya-masaya yung mga bata ngayon kasi ilang araw na lang, Pasko na! Excited sa nakarating o papalapit na Christmas Day. Yeah. O sige nga kids, sabihin nyo nga sa nasa kanan ninyo na Merry Christmas! Merry Christmas! And syempre, yung nasa kaliwa din ang isang maligayang Pasko! Maligayang Pasko! And smile! And the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? Where is our rescue? There is someone. There is someone. He's the answer. He's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus. His name is Jesus. And he came to save us. And he came to save us. He is the light. The light, 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 light of the world, and shine, shine, shine all over the earth, over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the he world. He is the light of the world. One more time, and he is the light, 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 light of the world, and shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? Where is our rescue? There is someone. He's the answer. He's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus. His name is Jesus. And he came to save us. He came to save us. He is the light, lighter. He is the light, light, light. Very good. Light of the world that shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. One more time, and he is the light, 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 light of the world that is shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Last one, gusto kong marinig pa, sisyo. He is the light, light, light. Light of the world. Let it shine, shine, all shine, over the earth. All over the earth. Shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Tandaan natin sa kanyang pagdating, nagdala si Jesus ng pag-asa at kasiyahan sa ating lahat. Siya ay ipinanganak sa isang sabsaban or manger. Ayan, at para mapakinggan natin ang magandang kwento, meron kaming ipapakilala sa inyo ngayon, aming kaibigan. Ang kaibigang namin ito ay isang magaling na storyteller. Kaya handa na ba kayong makinig, kids? Let's welcome Kuya Sam! Hi, hello, kids! Hi, Kuya Sam! Alam nyo, kanina, habang nandun ako sa likuran, narinig ko nag-uusap kayo tungkol sa Kapaskuhan. Alam nyo ba, kids, na pinakapaborito ko yung Kapaskuhan. Alam nyo kung bakit? Kasi yan ay panahon ng pagbibigayan. Sino-sino sa inyo ang nagbibigay ng regalo sa mga kaibigan nyo? Sige nga, ang dami. Natatandaan nyo ba kung ano yung huling binigay yung regalo sa kanila? Hoy, ang galing naman, naalala pa nila. O sige. Sino gusto sumagot? Ayan. Ano binigay mo? Sing-sing. Sing-sing, sing-sing daw binigay niya. Ang galing naman. Meron pa ba? Meron dito. Surprise. Ito, damit po. Damit po. Damit. Wow, ang bait-bait mo naman. Ang dami na. O, last na. Okay. Ito, last. Huli na. Kotse. Wow! Kotse! Alam niyo ba kung ano ang pinakamahalagang regalo na binigay sa atin ng Panginoon ngayong Pasko? Ang sabi sa Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Paano nga ba binigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus? Yan ang kwento natin ngayong araw. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang
unang Pasko. 2,000 taon na nakaraan, may isang anghel na ang pangalan ay Gabriel. Nagbigay ng magandang balita sa isang dalaga na ang pangalan ay Mary. Sinabi ni Angel Gabriel kay Mary na siya talaga ay pinagpala sa lahat ng babae. Bakit kaya? Kasi pinili siya ng Panginoon na siya ang gamitin para maipanganak ang magiging tagapagligtas ng mundo. Alam niyo ba, kids, ang pangalan niya? Ang pangalan ng tagapagligtas ay si Jesus! Very good! Pero alam niyo ba, kids, si Mary ay isang dalaga. Ibig sabihin, wala pa siyang asawa. Ikakasal pa lang siya kay Joseph nung panahon na yun. Pero may plano ang Panginoon. May isang anghel na lumapit kay Joseph at sinabi niya, Joseph, kahit anong mangyari, wag na wag mong iiwan si Mary. Kasi dinadala niya ay mula sa Panginoon. Okay? At tatawagin siyang Jesus. Tamang-tama naman nung mga panahon na yon ay may ibinigay na batas ang nangunguna o ang leader nung panahon na yon na si Caesar. Ang sabi niya ganito, lahat ng tao na kailangan magbayad ng buwis ay umuwi sa kanilang lugar na pinanganakan. Kaya ang ginawa ni Joseph, dinala niya ang kanyang buong pamilya at umuwi sila. Alam niyo kung saan? Sa Bethlehem. Alam niyo ba, kids, noon, wala pa tayong ambulance, kotse na aircon, o isipin nyo, nagtatravel, oh, naglalakbay si Mary, ang laki-laki ng tiyan niya. Ang init-init, ang layo-layo, naglalakad lang sila. Nakasakay lang siya sa isang asno. Yan, okay, nakasakay siya. At pagdating nila doon sa lugar, napakaraming taong umuwi sa Bethlehem. Kaya lahat ng mga tirahan ay punong-puno. Wala silang matuluyan. Hanap dito. Katok si Joseph. Hanap dito. Walang makita. Walang matuluyang. Kawawa naman si Mary. Malapit ng manganak. Kaya alam niyo kung saan siya napunta? Ang galing naman nila. Napunta sila sa isang sabsaban o kulungan ng mga hayop. Okay? Ito ay lugar na kung saan ang mga hayop ay pinakakain. O isipin niyo mga kids, ang Panginoon ay hari ng mga hari, di ba? Pero pinili niya na ipanganak siya saan? Sa isang sabsaban. Hindi siya marangya o mayaman. Ngayon, habang nangyayari yon, sa kapilang banda naman ng Bethlehem, nagbabantay ang mga shepherd. Ang mga shepherd, yung mga nag-aalaga o nagbabantay sa mga tupa. At alam nyo ba, mayroong nagbalita sa kanila tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Hulaan nyo, sino yung nagbalita nung tungkol sa kapanganakan ni Jesus? Very good, kids! Mga anghel! At alam nyo ba, katulad dyan sa larawan na yan, nabalot ng liwanag ang buong kalangitan. At wow! Nag-aawitan pa sila, Kuya Sam! Oo nga! Grabe! Alam nyo ba, sabi ng mga angel, glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill to all men. Yan ang mensahe nila. Galing, di ba? Nagpunta ang mga shepherd kung saan itinuro ng mga anghel. Doon sa isang sabsaban at akita nila si baby Jesus. Kasama si Mary at si Joseph. Alam nyo kung anong ginawa nila nung nakita nila sila? Sinamba nila. Sumamba sila sa Panginoong Jesus, okay? At tuwang-tuwa sila dahil nakita nila ang tagapagligtas ng mundo. Pero alam nyo ba ang itsura ng Panginoon nung nakita sila ng shepherd? Nakabalot siya sa isang basahan. Tapos nakahiga sa isang kainan ng mga hayop. O diba? O, mga kids, siguro nakwento sa inyo ng mga nanay nyo. Saan kayo pinanganak? Sa sabsaban? Sa ospital. O, di ba sa ospital, meron nagbabantay kay mami. Ano, may mga nurse, may mga doktor. Pero kay Mary,
wala. Diba? So yun, kaya pinakikita lang ng Panginoon ang kababaang loob na dapat ay mayroon tayo. Kahit siya ay isang Diyos, pinakita niya ang kanyang kababaang loob. Pero ganun na nga nangyari, pinanganak siya sa isang sabsaban. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Tama ka dyan, Kuya Sam. Pero hindi pa natatapos yan ang ating kwento. Kasi meron silang nakitang napakaliwanag at makinang na star ng ipanganak si Jesus. At alam niyo ba, nakita ito ng mga wise men o matatalinong tao. Yung mga matatalinong tao na yan ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya alam nila na ang makinang na star na yon ang magtuturo sa kanila ng daan patungo doon kay Jesus. Siya ang hari ng mga hari at gusto nilang puntahan siya doon para siya ay sambahin. Galing, di ba? Naglakbay ang mga wise men. Ang tagal na naman. Lakbay. Tapos, may mga dalagdala silang mga regalo sa Panginoon. Pero sa haba ng kanilang paglalakbay, sa buong panahon na yon, sa wakas, nakita nila ang Panginoong Jesus na nakahiga sa sabsaban. At sila ay lumuhod at sinamba ang Panginoon at binigay ang kanilang mga regalo. Gold, myrrh, at frankincense. Alam nyo ba mga kids, sa atin, si Jesus ang unang regalo ng Panginoon. Tandaan nyo kids, wala nang hihigit pa sa regalo bukod sa Panginoong Jesus. O tandaan nyo to, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tama ka dyan, Kuya Sam. Huwag niyong kakalimutan yun, kids, ha? Ang sabi sa Bible, tayo ay nilikha ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At, Ma, nanilikha niya tayo? Mga Diyos, hindi, wala siyang kasalanan at hindi siya gumagawa ng mali. At dahil nilikha niya tayo, lahat tayo ay mahal na mahal niya. Ikaw, ako, lahat tayo, kahit na tayo ay maliit, malaki, mapayat, mataba, ayan, or maputi o maitim. Walang pinipili ang pagmamahal ng Panginoon. God loves us so much. Kaya lang, kids, may problema. Ang tao ay nagkasala. We are all sinners. Araw-araw ay gumagawa tayo ng mga kasalanan. Sige nga, alam niyo ba yung mga kasalanan? O ito, isang halimbawa. Hindi sumusunod sa ating mga magulang. Nagagalit sa ating kaibigan. Nagsisinungaling. Nangungopian ako, masama yan. At kung ano-ano pang gawain na hindi gusto ng ating Diyos. O sige nga, sino dito ang inaamin na siya ay makasalanan o sinner? Naku! Lahat pala tayo ay sinner. Alam niyo ba, kids, na ang mga kasalanan natin ay may kaparusahan? Sa harapan ng ating Diyos, ang ating kasalanan o ang kaparusahan ay matindi. Yan ang sabi sa Bible. Naku! Yan! Lahat tayo pupunta sa impyerno. Lahat ng makasalanan, lahat na nagtaas ng kamay, doon pupunta. Pero, mahal tayo ng Panginoon, kaya gumawa siya ng paraan para tayo ay mailigtas. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus Christ. At alam niyo ba ang sabi sa Bible? Sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." O at hindi yun yung naging kwento ni Kuya Sam kanina. At alam niyo ba kids, si Jesus Christ ay Diyos. Subalit, siya ay naging tao para ibigay ang kanyang buhay. Alam niyo ba kids ang nangyari kay Jesus Christ? Ayan, He died on the cross. Wala siyang kasalanan. Subalit, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Para sa kasalanan ko, para sa kasalanan mo. At ang sabi sa Bible, tanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso, magsisi sa ating mga kasalanan, at ito daw lamang ang paraan upang tayo ay maligtas sa kapahamakan ng hell.
Sabi, repent and accept Jesus Christ in our hearts. Magsisi at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Panginoon sa ating puso. At alam niyo ba ang sabi sa Bible? Kapag ginawa natin to, hindi na tayo mapaparusahan sa impyerno. Panginoon? Panginoon? Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na hindi ko kaya na iligtas ang aking sarili. Salamat po na ibinigay ninyo si Jesus Christ upang mamatay sa krus para sa akin. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko rin po ang inyong regalo na eternal life. At dahil po dito, ako na ay pupunta sa langit. Maraming salamat po. We love you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Wow! Gusto ko malaman kung sino po ang nanalangin. Aba, maraming nanalangin. Alam niyo ba, ako rin po, nag-pray din ako noon nung ako'y 7 years old. Nagsisi rin ako sa aking mga kasalanan. Inamin ko na ako'y may kasalanan, na ako'y makasalanan. At tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso. Alam niyo ba, ang promise ng Panginoon, kapag ginawa natin yon, ay meron na tayong eternal life. Ano daw? Eternal life. Ibig sabihin, wala na tayong kapahamakan sa impyerno. Ang bait ng Panginoon, napakagaling niya, di ba? Sabay-sabay nga natin siyang pasalamatan. Maraming salamat po, Panginoon! Maraming salamat po, Panginoon! Sana ay naintindihan natin ang magandang balita ng kaligtasan na mula lamang kay Jesucristo. Tama, Kuya Jed. At ang mensahe ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay para rin sa mga teachers at parents na kasama natin ngayon. Jesus Christ is our only Savior. At yan din ang magandang balita sa nalalapit na Kapaskuhan. Wow! Na isang araw ay ibinigay sa atin ang Panginoong Jesus, ipinanganak siya sa isang sabsaban, at isang araw din ay namatay si Cristo Jesus sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Tama ka dyan, Ate Jo. Jesus loves us so much. At siya ay namatay sa atin kahit tayo ay makasalanan. Kung kaya't dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At tatandaan ninyo na kahit marami tayong matanggap na regalo ngayong Pasko, ang pinakamahalaga na regalo ay ang pagparito ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Jesus is really the light of the world! Ready? And the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone. He's the answer. He's the light and he lights the way. His name is Jesus. His name is Jesus. And he came to save us. He is the light, light of the world, and he shines all over the earth, shining bright. He is the light of the world. One more time, repeat. He is the light of the world, and he shines.
over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. And then first, the world is searching. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus. And he came to save us. He came to save us. Girls, louder! He is the light. Muli, ako si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindi. Ako si Ate John. At ako si Ate Shano. Ako muli si Kuya Jet. At ako si Ate Mia. At huwag nating kalimutan ang kaibigan natin na si Kuya Sam! At kami